Hi guys. Itong video na to guys, ang problema ng aircon na to, bali, lalamig lang sa saglit, tapos mamamatay na naman siya. O lalamig sa saglit, tapos mawawala yung lamig. Ngayon, itong AC na to, LG. Ito guys, maaaring ang problema nito, pag ganitong klaseng trouble, maaaring fan motor, yung halimbawa dalawang fan motor niya, maaaring yung isa namamatay. Maaaring dahil sa faulty wiring or maaaring bearing. Kaya ipapakita ko sa inyo ngayon kung ano yung problema nito. LG floor mounted type na aircon. Tingnan natin dito sa loob. Floor mounted. So ayun guys ang aircon niya, floor mounted type dito sa anong sa parang ano 'to eh, parang maliit na yung parang sa department store. Dito sa kabaan ng Alnadya. So guys, ito kagad yung suspect kong may problema. Itong fan motor na to. Hindi mo mararamdaman, hindi mo ma-detect ang fan motor kung ang bearing niya ay mahigpit na o hindi na siya magmagaang umikot hanggat hindi mo to tatanggalin. Pag tinanggal mo to, pagkatapos minanual ng kamay mo yung ikot, dun mo lang siya malalaman. Yan ang mga suspect ko. Aalisin namin yung LEC na yan. Tapos aalamin namin kung mahigpit na yung bearing. Yan ang kadalasan ng problema ng intermittent cooling. Guys, itong ginawa namin. We remove the fan blades of the two fan motor. So, my findings is accurate. Because we found out that the fan there, the fan motor there. You will see when it get down, you will see what happened. The bearing is tight already. This is
ito, medyo okay pa ang bearing nito. Medyo okay pa. Pero yung isa, hindi na maayos. Yung isang motor. So, halimbawa, ang aircon mo, dalawa ang fan motor. Kung papalitan mo yung bearing ng isang fan motor, palitan mo na parehas. Ganun yan, guys. Hindi yung, dahil nakita mo yung fan motor na isa, sira na yung bearing, isa lang ang papalitan mo. Palitan mo parehas. Kasi yung lifespan yan, halos parehas lang. Nung kinabit yan, nung bago pa yan, yung fan motor na yan, sabay na ikinabit. Kaya pag yung isa, nagkaroon na ng problema ang bearing, huwag yung isa lang ang palitan mo parehas. Ito guys, oh, makita mo siya. Pumipreno siya. Pumipreno siya. Pumipreno. Bumibrake. Yan. Itong isa. Meron siyang pre-wheel. Nag-pre-wheel siya. Oh. Yan. Yan ang sinyalis niya ng magandang bearing. Pero na lang yung bagong-bago pa. Talagang mahigpit yun. Pero at least alam mong bago. Pero ito dapat ganito. Dahil gamit na siya. Medyo maano na siya. Nag-pre-wheel na siya. Pero ito, tinan nyo. Walang pre-wheel. Stop agad. Yan ang sign ng ano. Maano na yung bearing. Malagkit na. Pinakita ko sa kanya yung ano. Yung problema para siyempre magda-down payment siya. Pambayad. Para pag nagawa na to, konti na lang ang babayaran niya. Hindi mabigat sa bulsa. Kasi sa isahan lang na singil. Bayad mo na siya ng kalahati. Kalahati naman pagkatapos. Motors are already here in a workshop. I want you to see how we open it and the technique. You know guys, this clip type, because when you mount it, there is already bolt here, because that's why double strength. So the company, the LG, make it just a clip like this, you see, clip type. Someone opened this motor already. Yes, there is a tape there. Someone opened it before. But now this we will open this another motor. Okay. Nice. Another one. Side by side, not only one side if you open it, because the balance of the allowance of this motor problem, so you have to open it side by side. Buti na lang may aircon kami dito. Wala kaming aircon dito. Yari kami sa init. Yan guys. Kami rin na nagawa nitong duct. Yan yung ano namin. Yan yung design ng pag gumagawa kami. Yung kadalasan yung nakikita yung duct. Ganito. Ay ganyan. Covered. Hindi nyo nakikita yung log. Yan yung walang cover. Yes. This one problem. See? Yes, and not only this.
Not only this, yes, there is a gap already. Yan guys, alugin nyo guys. Kapag gusto nyong malaman kung ang bearing ay sira na, alugin nyo. Kasi pagka mayroon siyang alug, pag may alug siya, yan ang nagpo-produce ng init. Pag mainit na siya, nagiging siyang malagkit. Pag naging malagkit na siya, mahina ng ikot niya. So ang kailangan ng aircon is to compensate the hot temperature of the condenser. So when the motor don't have a sufficient revolution, so it creates a high temperature. And also this one. Ito guys, oh, napakalagkit niya. Wala na siyang pre-wheeling, oh. Malagkit na siya. Kung hindi mo siya piliting umikot, hindi siya iikot. Okay. So guys, kapag kayo nag-open ng motor, you need extra care of opening it, because when it cut, it's already if you can joint by soldering iron, if you can see, no problem. Yan, ang liliit lang kasi yan, halos parang buhok lang siya. Lalo na yung starting winding, napakaliit ng copper, ng wire. Kailangan ng extra care. Sure that the bearing will open will release freely, so it will not damage the shaft. Natin guys kung paano niya aalisin ang bearing, kasi ang bearing niya napakahigpit. Lalagyan niya ng yan, gagrasahan niya guys, lalagyan niya ng pampadulas o kaya lubricant. Ilulubricated niya yan, padulasin mo pa. Ayan, sige pa yan, madulas na yan. Magaling din siyang humagod yung kamay niya, napakalambot din. Ayan. Okay. Aalisin niya na yung bearing. Tingnan natin kung paano niya aalisin niya. Okay. Mukhang gagamitan niya ng ngipin, ha? Joke lang. Mayroon palang alis yan. Freshing machine ang tawag dito guys. Freshing machine. Even though wala naman siyang motor, pero may ano kasi nitong ano eh. Meron kasing ganito na, ito ginaya lang namin to sa tools supply shop. Nakita namin, tapos ginaya namin. Homemade na to guys. Ginaya lang namin yung nabibili doon kasi mahal. Kaya pwede mo naman gayahin. Ayan, ito yung nagpapadali sa pagtanggal ng bearing. Okay. There is a washer there, I think. Okay, no. Release.
laptops. Yes. May washer siya. Nakalimutan niya yung washer. Okay. Go. No. Up again, up. Nag-higpit siya. Ibinalik namin guys yung ano, yung bearing. Itong bearing na to, umangat na ito dito ng husto. Umangat na siya dito. Pagdating dito, nahirapan siya. Dahil sobrang dumi na nito yung kakalawang. Ngayon kung pipilitin mo siya guys, kung halimbawa yung support mo rito yung ginamit mas matibay kaysa dito, ito guys mababaluktot siya sa sobrang pressure ng yung ano, yung pressing machine na yun. Kaya halimbawa naghigpit na siya na maano mo naman eh, makikita mo naman na mahirapan siya na lumabas. Huwag mo siyang pipilitin. Di baling medyo matagal ang trabaho, basta sigurado. Ngayon, ibinalik namin itong, ibinaba namin to dito, ibinalik namin to pababa. Nakarating na to dito, pero nahirapan siya. Naramdaman ko kagad eh. Ibinalik ko siya. Ito, lilinis natin na ito ng liha. Ito, itong liha na to. Yan. Lumabas yung lalawan. Kalawang na talaga. Yan ang nagpapanirat yan para lumabas. Kailangan alisin mo. Kuminis ulit. Yan. Okay na yun. Natatanggal na yan ang kalawang yan. Malaking bagay na yan. Swabing-swabi talaga siya. Okay, go. Hard. It's hard. Can you see? At least na kaya siya. Yan. Okay. Okay. Tanggal na siya. Sinusa naman.
Doon sa washer, kuhan? Doon sa washer. Doon. This is not safe, you know why? This is not hard metal. Okay, go. Okay, give me that bearing. Fill down. Give me the bearing, fill down. Guys, may papakita ko sa inyo na paano nyo magalaman talaga na yung bearing ay problema. So guys, di ba nakikita nyo to? Dito nyo na malalaman kapag ginanyan mo siya. Maramdaman mo talaga kung ang bearing talaga ay hindi na siya pwede. Yan o. Para siyang, kumbaga sa kalsada, may lubak. May lubak siya. Yan. Maririnig mo yung tunog niya. Dapat walang tunog na ganyan. Give me a new one. New one. Guys, ito yung ano. Ito na yung bago. Wala siyang tunog. Kung wala siyang tunog, di ba? Yung isa may tunog eh, nandun sa kanya. Compare dito sa isa na to. Walang katunog. So yun guys ah, alam nyo na yung tinginan ng ano, sira ng bearing. Ito na yung bago guys. Babalik na natin. So, inano ko lang ng kamay ko. Kanina ginamitan pa ng ano. Ganun din guys sa pagbabalik. Another pampadulas. Lubricant. Grasa. O kaya oil na Cy40 or ano. Pwede mong gamitin din. Yung nabalukot kanina ng bearing, itong ano, lock washer na yan. Kung na ganyan man ang ano, shape, hayaan mo lang siya. Pag binalik mo to, babalik na yan sa dating position. Huwag yun na siyang galawin. Hayaan nyo na yun. Okay. So. Okay, pala. Mas maganda yata. Okay, okay. Tumatawal-tawal siya. Go.
sa assembly ng bearing with shop tsaka yung rotor, may importanteng washer dito na hindi mo dapat ito mawala o makaligtaan na ilagay. Katulad nito. Ito yung ano na para siyang spring. Yung titingnan nyo, hindi siya pantay, di ba? Hindi siya pantay. Yan, ang purpose niyan ay itulak niya yung bearing na hindi siya sasama sa ikot. Umiikot yung siya pero yung bearing naka-steady siya. Hindi kasama tong umiikot. Ito kasama ng shaft. So ang purpose nito ay pigilan siya sa pagsama. Kasi makikita niyo pantay pare sila ng laki, oh. Pare sila ng laki. At dito lang talaga siya sa pinakalabi ng bearing nakasayad. Dito lang talaga siya naka pantay. Tingnan niyo siya. Tingnan niyo siya. Yan. Pantay na pantay siya diyan. So yan, huwag nyo siyang kakaligtan na hindi nyo siya maikabit. Unahin nyo na kagad na ikabit siya. Yan. Tapos, mayroon pa siyang rubber. Lagay nyo na rin siya. Kung ano yung tinanggal nyo sa original, babalik nyo siya sa dati. Huwag nyo siyang kakaligtaan. Mag-create siya ng trouble pag nakaligtaan nyo siya. Makikita nyo yan, tumutulak-tulak siya. Tingnan nyo. Oh. Tumutulak-tulak siya. Lumalaban siya. Okay. Ingatan nyo talaga siya sa pagkakabit kasi yung winding niya madadali. Okay. Ingat sa pagbabalik. Wala nang pantay yung pag-ano. Huwag nyo siyang pakakatawi ng lakas. Banayad lang. Okay. Pag naikabit nyo na ng ganyan, ilagay nyo na siya sa platform. Yes. Diyan. Okay, good turn. Tapos bago nyo higpitan yung ano, itong mga to, try nyo ka ulit ito na magandang ikot nyo. Okay, lock. Palitan na namin parehas, kaya yun na, kakabit na namin.
diretso kabit agad para matuwa naman yung nandito sa hindahan na yun. Mahirap ang sabon guys. Naglabo sa sabon. Grabe, walang mula. Makapit yung grass. Mainit ito ah. Dito tayo sa mainit. Oh, Mr. Isha. Paisa Pran. Yes. The lab. Inshallah. Nakakilala sa akin guys. Alin raka pala ton? Yes. Alin raka pala ton? Fixing ala ton. Guys, ito na yung pinaka-finale. Ikabit na na. Madali. Yung wire, nakaayos. Hindi sasabit yung fan. Nakaayos. Okay. Paanday na natin. Kurang may baga. Shukol. This is GoPro 6. Yes. Yali! Kaya nung nila kung GoPro 6 daw to. Itong ano ko GoPro. Pinaka-latest na GoPro to. Tara, salgo na ka? Yeah. ₱1,500 bili ko nito. GoPro na to. ₱1,500. May butal pa nga eh. Kumpleto na nga success. Sa mga video sura. Abi muskila. Sag carrier face. Lamig na yan. Diretso na yan. Kali shopper. Ha? Yung man. Guys, ayos na siya. Yung fan motor lang yung ano. Nag-27 na kagad siya. Kanina halos nasa 30. Bumabagad yung temperature.
guys, thank you for watching guys. Hope you subscribe to my channel, hit the notification bell so each time I upload a video you are always notified guys.